Ang tawagin na natin ang susunod na guest natin from DepEd TV. Please welcome Mark Anthony C. and Buds Manansala. Hello po mga Woo! Sir! Hello! Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po! Good morning! As Showtime Online you, Sir Buds at Sir Mark, batuhin po muna natin ang ating Showtime Onliners. Ayan, magandang umaga sa ating mga online Showtime Onliners, and keep watching It's Showtime Online you para sa mga nakakaibang mga palabas at kakaibang mga thrill and activities ngayong umagang ito. Hi! Sir, yes, Mark. Sir Mark! Yan, sa ating mga nanonood ngayon sa Showtime Online you, magandang umaga sa inyong lahat at sana po lagi po kayong sumubaybay sa programang ito dahil I'm sure kayo ay lalong mag-e-enjoy lalo na sa panahon ng pandemya. Yes. Ayan. Pero ito, kwentuhan po muna tayo mga sirs. Hindi, syempre mga guru natin ito. Gano'n na po ba kayo katagal na nagtuturo at ano po mga subject yung mga itinuturo nyo? Sige, let's start with Sir Bads. I've been teaching since 2013. 2 years ako nasa public school, nasa private school, and then nag-public ako 2015. Ever since ang tinuturo ko ay elementary mathematics, grade 5 and grade 6. And then nung nag-public na ako, ang primary na tinuturo rin namin as an advisor is yung edukasyon sa pagkapakatao or the GMRC. So yun, talagang ever since math and GMRC po yung aking hinahawakan nung ako yung nagtuturo pa po. Math. Oo, may phobia ako sa math eh. Ang hirap yan eh. Ako rin eh. Si Sir Mark naman. Yes, ako po ay 13 years na nagturo pero hindi po ako nanggaling sa public school. Nag-work up before sa isang private school for 13 years at tinuturo ko po ang subject na Filipino at Araling Panlipunan. Good to know. And syempre po, meron din po akong question. Of all the professions po na possible, bakit po ang pagiging guru talaga yung pinursu nyo? Sir Mark, kayo po. Ako talagang nag-pursue ako for education dahil lagi nilang sinasabi, it's a noble job daw. Pero ako personally, if you want to change our country, the simplest way is to teach. Kasi kapag tinuruan natin ang ating mga mag-aaral, you will be a multiplier effect. So ngayon po na meron pong DepEd TV, we make sure na talagang we instill values bukod po doon sa mga lessons na aming pong ibinabahagi. Wow! Kayo po, Sir Bads. Ganda naman doon. Ako naman, honestly, second choice ko ang pagiging guro. My first choice is political science. And then nung nasa Mandaluyong yung science na ako, yung mga teachers ko ron, talagang sila yung naging inspiration ko. Sabi ko na parang isa rin pala sa mga magandang job is maging teacher. And then ako kasi lagi kong tinitingnan talaga, ano kaya yung magiging reaction ko kung ako yung nandun mismo. So talagang medyo namulat ako sa field ng teaching, and then yun na nga, nung nag-college ako, I decided na mag-teacher sa isang pamantasan dito sa Maynila. And then, ang napili ko is elementary education. Ang focus talaga is teaching elementary kids. And sa ngayon, sabi ko talagang hindi ako nagkamali, lalo sabi nga nila, isa sa nagbibigay buhay sa iba't ibang profesyon na meron tayo ngayon ay ang mga guro. Lalo na ngayon, World Teachers Month, Happy Teachers Day sa ating mga guro. Yay! Yes. Speaking of namin ang lahat ng guro, ayan. Speaking of teacher, teacher din po yung nanay namin ni Anna Ramsey. Yes! Kaya alam namin din, nakikita namin yung mga sacrifices, especially na ngayon, ganito yung, di ba, sistema na meron tayo. Correct. Gaano po kahirap, Sir Bad, Sir Mark, yung ganito pong situation natin and still, di ba, kailangan pa rin ipagpatuloy ang pagtuturo. Mahirap po talaga dahil nakagawian ng ating mga teachers yung face-to-face instruction at yung problema natin sa internet connection. Talagang hindi ko naman masabing terrible pero pawala-wala. At dahil dito, kinakailangan talaga mag-adjust ng ating mga kaguruan. Maliban doon, syempre, considering the age na ang tagal na nakatutok sa laptop or sa computer or even using a cellphone, alam natin na nakakapagod yun sa mata. At maliban po doon, after that, ang gagawin ng mga guro, checkan yung mga modules, checkan yung mga online activities ng mga bata. So it's like a double burden. Pero sabi nga nila, walang hindi kayang susuungin ng guro dahil ang puso niya ay nasa pagtuturo para sa mga mag-aaral, para sa bata.
Sir Bads. So ano talaga kami, no, in depth ed, talagang sabi sa amin ng aming secretary, Secretary Norma Toles Briones, education must continue. Ano man yung mangyari sa atin, education must continue kasi if education will stop, we will lose human capital. Yun nga yung sabi nila. And sa ngayon talaga, on our end, kasi si Sir Mark ang aming head sa Educational Technology Unit, medyo challenging sa amin kasi as part of the Educational Technology Unit, ang role namin is to link the curriculum and the use of technology inside the classroom. So anong nangyayari ngayon, since March, talagang sobrang busy na, inihahanda namin ang aming guro sa mga mangyayari kung paano sila magiging okay sa paggamit ng technology. And alam naman natin sa teaching and learning process ngayon, we have different learning modalities. We have 4, and then later on i-expound yan sa atin ng ating kasama na si Sir Mark Anthony. Si mahirap, pero at the end of the day, pag nakita mo na yung teacher, nag-e-enjoy, masaya sila, nagagawa nila ng tama yung ano, parang fulfilling. Kaya yung pagod, hindi namin iniisip talaga eh. Ang mahalaga, makatulong kami. Sabi nga namin, COVID lang yan, iba pa rin ang lakas ng mga guro. Yes! Sir Bads at Sir Mark, I just want to share rin po na 1 year ako nag-aral ng early childhood education na, and I can see the passion and the advocacy behind the profession na talagang ginagampanan nyo ngayon. So, moving forward, kamusta naman po ang experience nyo na maging teacher broadcaster? Kasi mukhang ibang level na ngayon, teacher broadcaster. At ask ko rin po is, meron po ba kayong ibang role na ginagampanan sa DepEd? Being a teacher broadcaster, medyo mahirap dahil kinakailangan balansehin mo yung oras mo. Dahil as a teacher broadcaster, kami rin po yung script writer. So yung kung dati, lesson plan ang aming sinusulat, ginagawa, mga worksheets, kinonvert namin siya ngayon into a script. At kinakailangan, ini-imagine namin paano ba ito matatanggap ng aming mga audience, maiintindihan ba nila yung mga tinuturo namin, ano kaya yung facial expression nila kapag binahagi namin ito, maiintindihan ba nila. So yun po yung mga kinukonsidera. Unlike before, nasa face-to-face instruction, nakikita kasi namin kung anong itsura o naiintindihan ba ito ng mga bata. Other than that po, pag nagturo kasi being a teacher broadcaster, andyan yung puyat. Napupuyat dahil kinakailangan matapos mo yung 4 na scheduled episodes mo on that day. Kinakailangan paghandaan mo talaga. Kung may kinakailangan i-memorize na linya, kailangan i-memorize, especially in my subject, dahil araling panlipunan, ayaw ko talaga personally na nasa loob ako ng studio kasi nililimitahan ko dahil walang field trip, hindi makaikot ang mga bata, ako ang iikot para sa kanila so that when I showcase a certain lesson, na ipapakita talaga natin kung saan talaga ito nangyari. So mga ganun po yung mga eksena natin. Sir Bads? So ako naman honestly, being a teacher broadcaster talagang is a challenge para sa akin kasi alam ni Sir Mark and ever since talaga, ang pinaka kahinaan ko talaga is yung boses ko, the way I deliver. So talagang nung pumasok ako sa pagiging broadcaster, talagang kailangan kong mag-adapt dun sa mga pagbabago. And I think with my 2 episodes kasi, I'm teaching mathematics grade 2. And after my 2 episodes, I decided to focus on being an associate producer po ng grade 2 subjects po. So ngayon po, ang ginagawa ko na ngayon is being an associate producer, una sa lahat, we check the scripts, tinitingnan namin yung flow ng magiging daloy nung episode ni teacher. Sabi nga ni Sir Mark, iba to eh. Dito kasi wala kang makakausap, walang sasagot sa'yo na eto po yung sagot. So the way we deliver our script, yung mga spills namin, talagang well-constructed sila. And talaga undergo to ng 16 steps ng quality assurance. So kaya yun ang kagandahan. And being an associate producer, talagang napakalaking challenge. Kasi unang sa lahat, hindi kami talaga media personnel. Talagang kami ay on the field of teaching. But with the help of our production, with the help of our executive producer na talaga nandyan para gumabay sa amin, medyo nagiging maayos. And other than being an associate producer, isa rin po kasi in charge din sa logistics on the side of the DepEd. So inaayos namin yung transportation ng mga teachers, yung location ng mga teachers, and lahat-lahat. In everything that we do, we see to it na pinafollow namin yung health protocols set by our government and ng ating DOH and other government agency na nag-set ng standards pagdating sa mga tapings and other concerns po.